Kinumpirma ho ng tanggapan ho ng Department of Justice ho, mga kaibigan. Nasa custody ho ng NBI yung nag-upload ho ng video na may titulong totoong narkoliso. Sinisikap ho namin makipag-ugnayan ho kay Mayor Inday Sara Duterte, bagamat hindi ho namin makontakt dun ho sa cellphone number na ibinigay ho sa amin mula ho dyan sa Davao City. Ito nga ho, cambio muna tayo ng topic at makibalita muna tayo dahil na mahigit tong 1 week na lang ho, kumbaga isang linggo na lang ho, yung pangangampanya ho, mapa national at saka ho sa lokal ho. Ating kausapin nga ho, nasa kabilang linya ho ng ating komunikasyon, si Mayor Dan Masinsin ng bayan ho ng Pilipinas. Mayor Dan, magandang tanghali po. Magandang tanghali po, Karek. Apo, Mayor, kamusta ho ang house to house nyo? Okay naman po, napakaganda ng reception ng mga tao. Pag tumarating kami, pinapapasok naman kami hanggang sa kalooban ng bahay. Apo, at bali ilang barangay ho ba iniikot nyo? Ay, lahat po ng barangay kasi ang komposisyon ng pirilya ay 9 barangays. Pero marami na kami natapos sa barangay. Ngayon, narito po kami ngayon sa barangay Takungan. Apa? Opo, para mangumpanya sa bahay-bahay. Apa? Bali, ito naman ho yung traditional ho kada eleksyon. No? Pagbalik ho natin sa munisipyo ho ng pirilya, kumbaga kayo na rin mismo bababa para magbigay ho ng tulong. Opo, opo. Meron akong dating nag-correct. Apa, guide pa. Kakukuha ko lang ng decision sa CA, yung aking appeal. Ang naging decision ng CA ay reprimand lang. Di ba nasuspend ako ng 1 year? Apa, apa. O, naging decision ng Court of Appeals, reprimand. Ano po yung sabihin niyan? Pakipaliwanag po, Mayor. Ay, warning lang. Kumbaga talagang panggigipit lang. Hirang masaklap, nagsapir ang buong bayan ng 1 year. Opo, kumbaga talagang panggigipit lang ho para pilayin ho inyong political career. Opo, opo. Eh ano ho reaksyon nung malaman ho ng inyong kababayan? Hindi ko po nahawakan yung decision, pero nandun na sa aking secretary, kinuha nila ang kanina sa Court of Appeals. Tapos dadali nila doon sa lawyer para makagawa ng aksyon, madala sa ombudsman at saka sa DILG. Apo, at napakagandang balita ho yan sa inyong kababayan. Para po mapa-implement. Tama po, at alam naman ho nila na talagang kayo nagtatrabaho ho dyan. Apo. Apo. Mayor, medyo maingay lang, Harik, kasi maraming mga jingle ng mga kandidato, kaya maingay. Apo, at siguro po, Mayor, hindi na ho namin ganun pahabain pa ho. At mensahe na lang po sa publiko. Ginaabot ko po sa aking mga kababayan, sa mga nakikinig sa inyong programa, na lalong madaling panahon po, gagawa po natin ng paraan para yung decision ng Court of Appeals ay mapa-implement na makabalik po tayo sa pamahalaang bayan. Apo. Mayor Dan Masinsin, salamat po sa oras. Okay po. Maraming salamat din po at magandang tanghali po sa inyong mga tagapakinig. Maraming salamat, Karek. Yan ang tinig, mga kaibigan, ni Mayor Dan Masinsin ng bayan ho ng Pidilya, Rizal. Karek, sana ho makausap nyo si congressman o yung tumatakbong congressman ho ng 2nd District ho ng Rizal na si Attorney Fidel Nograles. Mula naman ho sa Barangay Halayhay in Karek, 101%. Susuportahan ho namin si Mayor Masinsin. Mula naman ho sa Barangay Bagong Bayan. Noon pa man ho, Karek, talagang wala naman hong kasalanan o kaso ho si Mayor. Ginigipit lang ho ng kalaban ho sa politika. Hari na wala lumabas ho yung tunay na katotohanan. Yung binanggit ho ni Mayor regarding ho doon sa CEO Court of Appeal, ha? Magbabalik ho kami, ha? Broadcasting from Mega Manila and streaming on the World Wide Web. We are Crusaders Broadcasting System, DWAD, 1098 AM. Ready, get, set, go, tayo'y magbubuo.